Hihinga ng paliwanag ng DFA sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla at mahigit 30 pang sinampahan ng reklamong plunder kaugnay ng hiling ng DOJ na kanselahin ang kanilang mga passport. Pero ngayon pa lang naninindigan na sina Senador Bong Revilla na walang basehan ang hiling ng DOJ. Narito ang report. Natanggap na ng Department of Foreign Affairs ang hiling ng Department of Justice na kanselahin ang passport ng 37 idinemanda ng plunder kaugnay sa pork barrel scam. Pero hindi raw ito mabilis na proseso. Pagpapaliwanagin muna ng DFA ang mga passport holder alinsunod sa Philippine Passport Act of 1996. At saka palang dedesisyonan ng DFA kung nararapat na bawian sila ng passport. Pero ngayon palang umalma na ang kampo ng mga senador na sinampahan ang reklamong plunder kaugnay sa pork barrel scam. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, premature o masyadong maaga ang hakbang. Giit naman ang kampo ni Senador Bong Revilla ni hindi pa raw tapos ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa kaso. Kaya wala raw basihan na ideklara silang national security risk tulad ng sinasabi ni Justice Secretary Laila De Lima na basihan para sila ibawian ang passport. Sagot ni De Lima, everyone can be a flight risk, especially if it's plunder. And they have the capacity and the means, the resources to be flight risk just to evade the processes of the Philippine justice system. Nakasaad kasi sa Section 4 ng Philippine Passport Act na kung nakasalalay ang national security, pwedeng makansela ang isang pasaporte. At sabi ni De Lima, pasok daw sa national security concern ang anumang usapin ng katiwalian. Ayon naman sa national security policy ng bansa mula 2011 hanggang 2016. Wala pang pahayag si Senator Juan Ponce Enrile at iba pang pinapakansela ang passport kaugnay ng reklamong plunder. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.